So, yun. Magandang umaga po ulit, mga kapatid. Welcome po ulit, Pastor Erdi, and Brother Jason. So, bago po tayo mag-start ng ating devotion, ngayong umaga, let's pray po. Aming Ama, marami pong salamat sa araw na ito na kami po'y pinahintulutan nyo na makarating sa lugar na to upang mag-aral lang yung salita, upang sambahin ka, magpalakasan sa isa't isa. Panginoon, marami pong salamat sa buhay ng bawat isa. Kami nagagalak na kami binigyan mo ng biyaya, Panginoon. Panginoon, sa aming maririnig ngayong umaga, naway maging encouragement at may apply namin sa aming mga buhay ito at hindi lang namin ito basta narinig. Panginoon, itago niyo po ako sa inyong likuran at ang salita niyo lamang po ang marinig at bigyan niyo po ako ng humble heart upang maibahagi po ang inyong salita. Muli, binabalik po namin ng ulit pa sa salamat. Just let me pray. Amen. So, yun, nakagalak ulit mga kapatid kasi sa loob ng isang linggo nating paikipagduelo sa ating mga kasalanan at pagdala-dala ng kanya-kanya nating mga pasanin, eh andito tayo. Diba, pinahintulutan tayo ng Diyos na magsama-sama at magpalakasan sa bawat isa. At mag-aral ng salita upang sa susunod na linggo natin kakarapin, eh magkaroon ulit tayo ng kalakasan upang harapin ulit yung ating mga pasanin. So, ang title po ng ating devotion ngayong umaga is Do Not Ignore Each Other's Burden. O, huwag nating baliwalain, pasanin na bawat isa. At inanaya ko po kayong buksan ang ating mga Biblia sa book ng Galatians chapter 6 verses 1 to 3. Galatians chapter 6 verses 1 to 3. So, basahin ko po siya sa ESV version. So, verse 1. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritually should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you to be tempted. Verse 2, bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. One thinks he is something, when he is nothing, he deceived himself. So, bago po tayo mag-start, mag-ano po sa ating pinakamin. So, konting preview or background lang po tayo sa Galatians, then... So, sa Galatians, yung sulat ni Pablo sa mga Galatians, eh, pinapaalalahan ni Pablo dito, mga taga-Galatia, kasi ano eh, napasok sila ng ano eh, ng maling katuruan, o yung tinatawag ni Pablo na ibang gospel, ibang ebanghelyo. Then, ano, sabi ni Pablo doon, ay may nagsasabi ng mga katuruan doon na kailangan pa daw magpatuli o sundin yung batas para daw masabi na ligtas o para sa isang Kristiyano. Pero hindi, binali yun ni Apostle Paul. Sabi niya, hindi nyo na kailangan sundin yung batas. Kasi natapos na yung gawa ni Kristo eh. Kumbaga, sumampalataya lang kayo sa Kanya. At kayo na ligtas sa pamamagitan ng Kanyang natapos na gawain. So, di ba sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is a gift of God in result of not a result of works so that no one may boast. So, jump tayo sa chapter 5 ng Galatians, verse 13 to 15. You, brothers and sisters, were called to be free. Do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Verse 14, For the entire law is fulfilled, keeping this commandment. Love your neighbor as yourself. If you bite and devour each other, watch out, you will be destroyed. So, makita natin, tinawag tayo, pinalaya tayo ng Panginoong Hesukristo mula sa pagkakaalipin ng kasalanan. At yung pagpapalaya sa atin ni Christ, eh huwag natin gamitin sa ating kapalaluan o mga pansariling nais lamang o yung pita ng laman. So, gamitin natin yun ng maglingkod tayo sa isa't isa ng may pagmamahal. At sabi nun, huwag tayong magkagatan, huwag tayong magubusan, at huwag tayong magsakitan. So, in verse 25 to 26, Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking, and envying each other. So, yung Holy Spirit na nagbigay sa atin ng buhay, nagbukas ng ating mga kaisipan. Diba, ano sabi doon? Dapat siya na yung maghahari. Siya na yung kumikilos sa buhay natin. Diba, huwag tayo maging palalo, palaaway, maingitin, bagos, mahalin natin yung isa't isa. So, then chapter 6. So, Chapter 6, verse 1. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritually should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself,
test you to be tempted. Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman matukso. So in verse 1, pinapakita dito na kung sino man sa atin yung nahulog o yung na-fall o nakaramdam ng stumble, diba? Na-fall tayo sa kasalanan, nakita natin yung kapatid natin, sabi doon, patawarin natin sila. Diba? Huwag tayong maging magbulag-bulagan o maging manhid. Huwag natin silang hayaan. So in Corinthians chapter 2 verse 7, you should rather turn to forgive and comfort him or he may be overwhelmed by excessive sorrow. Dapat ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi naman siya tuluyang masiraan ng loob. So sabi doon, huwag natin silang pabayaan. Huwag natin silang tayong maging manhid o tumigas yung mga puso natin. Kasi ano sabi doon? Dapat natin silang patawarin kapag sila yung nagkasala. Kung tayo nagkasala, dapat tayo nilang patawarin. Upang hindi tayo makaramdam ng kalungkutan na baka minisip natin, wala nang pakilam sa akin mga kapatid ko. Hindi, dapat natin silang patawarin. So in Romans chapter 15 verse 1, we who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. So nakita natin, yung mga malalakas, yung mga matured in faith, nakakita natin yung mga kapatid natin nag-i-stumble na, nagkakasala na siya. Kaya huwag natin hayaan. Diba, yung mga nangihina na sa paglakad, yung mga natatalisod, akain natin sila. Huwag natin silang pabayaan kasi kasama natin yan sa paglalakad eh, sa makipot na daan. So, bilang isang individual, sabi doon, keep watch on yourself lest you to be tempted. At tayo naman, mag-ingat tayo. Diba? Kasi baka mamaya tayo na pala yung nagkakasala, tayo na pala yung nafo-fall sa sin, tayo na dapat pala i-comfort, tayo na dapat pala yung kailangan itama sa ating magkapali. So, huwag tayong maging kampante. Diba? Check din natin yung sarili natin. Baka mamaya tayo na pala yung kailangan ng pagre-rebuke. So, in verse 2, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan, ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Sabi? Magtulungan tayo. So in Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5, verse 14, and we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the fainted-hearted, help the weak, be patient with them all. So, makita natin, magkaroon tayo ng concern sa bawat isa. Magkaroon tayo ng pag-aalala sa bawat isa. Kung meron dapat i-rebuke, i-rebuke natin. Kung meron mga nanghihina, palakasin natin. Paramdam natin na nandito tayo. Paramdam natin na nandito tayo bilang isang kapatid, bilang isang church. Kasi once na makaramdam tayo at wala tayong masandalan, di ba? Delikado yun. Baka mamaya isipin natin, parang wala nang pakialam sa akin yung kapatid ko. Alis na ako ng church. Hindi. Dapat church yung magsasandalan. Church yung magtutulungan. Diba? Huwag tayong ipakita natin na tuwing Sunday lang tayo may pakialam sa ating mga kapatid. Hindi, Sunday lang magpakialam dyan. Sunday ko lang naman nakikita. Hindi. Dapat every moment of our life. Why? Kasi kasama natin yung mga kapatid natin sa paglakad sa pananampalataya sa makipot na daan eh. Diba? Tayo, CRO. Diba? Hindi pa tayo covenanted. But once we covenant, lahat ng in-establish ng Diyos na church sa buong mundo, diba? Sa muling pagbabalik ni Kristo, isasama niya yan eh. Diba yung lahat ng pinagbubukod niya? Sama-sama tayong dadalhin dun sa karian niya. So sabi dun, diba? Huwag tayong maging pabaya sa ating mga kapatid. Bagkus, mahalin natin yung isa't isa. Let us love one another. At yung pagmamahal na yun, huwag lang natin basta sabihin. Hindi, mahal kita eh. Hindi, bagkus, ipakita natin gaya na pagpapakita ng Diyos ng pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. And verse 3, for if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceived himself. Dahil inaakala ninyong kayo'y nakahihigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. So tayo, bilang isang individual, si Christians, huwag tayong mag-isip sa ating mga kapatid na tayo nakakaangat sa iba. Tandaan natin, lahat tayo bumagsak sa pamantayan ng Diyos. Romans 3:23, for all have sinned and fallen short to the glory of God. Lahat tayo nagkasala, lahat tayo bumagsak, lahat tayo natatalisod. Walang isa ni matuwid, walang isa ni pumasa sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo basahan lamang, hindi lang basta basahan. Maduming basahan sa paningin ng Diyos. At lahat tayo dapat deserve yung hell, dapat deserve yung judgment ng Panginoon na ibabagsak niya pagdating ng panahon. But His mercy, His grace, and His love,
He gave His only begotten Son. He gave Christ for us. And Christ died for our sins. And His death, burial, and after 3 days, He rose again. Tayo nang aligtas. Natungo sa pananampalataya. Ayun yung gustong sabihin ni Pablo sa mga taga-Galatians, sa mga hintil sa atin. Na hindi nyo na kailangan gawin kung ano pa yung mga dapat-dapat yung mga kung ano gawin dyan. Hindi nyo na kailangan magpatuli. Hindi nyo na kailangan sundin yung batas para kayong mga ligtas. Kundi sa pananampalataya, in faith alone, in Christ, tayong mga naligtas. Bakit sumambalataya tayo? Tayong mga naligtas sa pamamagitan ng gawa ni Kristo? At dun, sa pamamagitan ng pagbabago ni Christ sa atin, nabago yung puso natin, nabago yung pananaw natin sa ating mga buhay, na kung dati tayong mga mayayabang, ngayon hindi na. Nung iniisip natin na, uy, mas magaling ako sa inyo. Mas marami akong invite sa inyo kaysa sa church. Yung disciple ko dati, 13, ngayon, 16 na. Diba? Super Christian ako sa inyo, mas humble ako sa inyo, na mas okay ako kaysa sa inyo, na sobrang galing ko, sa sobrang galing ko, untouchable na ako eh. Diba? Nakita natin, yung mga pinagagagawa natin nun, yung mga kahambugan, mga kahangalan natin, ba yung pag-iisip natin na mas nakakaigit tayo kaysa sa iba. Pero yung pala, dinadaya lang natin yung mga sarili natin. Pero salamat sa Diyos. Salamat kay Kristo. Nagbago ng buhay natin. Nagbago ng mga puso natin ng bawat isa. So sabi sa Galatians chapter 5:19-21, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-aaway, pagsiselos, pagkagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkaingit, pagdalasing, kalayawan, at ibang pang mga tulad nito, binabalaan ang mga gumagawa nito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Makita natin, dati natin pagkatao, kung paano describe yung nilalaman ng ating mga puso, na dati, punong-puno tayo ng kasamaan, punong-puno tayo ng kasakiman sa ating mga buhay, pero nung binago tayo ng Diyos, ano na yung namumuhay sa atin? In verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Diba? Hindi na tayo yung kumikilos sa buhay natin, kundi yung banal na Espiritu na, yung tumatakbo ng buhay ng bawat isa. Na inaakala natin na mas mabubuti yung mga gawa natin, mas nakahigit tayo sa iba. Hindi pala. Niloloko lang pala natin o dinadaya lang natin yung mga sarili natin. But thanks to God, thanks to Christ, binigyan na tayo ng humble heart. Binigyan na tayo ng repentant heart. He regenerate us. Sa pagre-regenerate niya sa atin, natuto tayong magpatawad. Natuto tayong magsisi. Natuto tayong lumapit sa Diyos. Lumuhod sa Kanya at humingi ng ating kapatawaran na Lord. Diba? Alam niya, bilang isang Kristiyano, nagkakasala tayo, para tayo nanginginig na nagkasala na naman ako, Lord. Tigit sa lahat, binigyan niya tayo ng pagmamahal. Mahalin yung isa't isa. Pagsumakitan yung isa't isa. So, bago po matapos ang ating devotion ngayong umaga, balik tayo sa verse 2. Bear one another's burden, and so fulfill the law of Christ. So mga kapatid, lahat tayo bumabagsak, lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nakakaramdam ng persecution, suffering, ng kalungkutan, kadismaya, o minsan iniisip natin na tayo na lang ba mag-isa? Na iniisip natin, ang pinakamatinti nating nakatakot isipin na ilumayo tayo sa Diyos. Na i-isolate ko na yung sarili ko. Tatakpan ko na lang yung kasalanan ko, ng panibagong kasalanan. Diba? Lahat tayo nakakaramdam ng mga ganun. Ba't ano sabi? Magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin sa gayon ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Diba? Magtulungan tayo. Ipadama natin na nandito tayo at maramdaman natin na nandyan sila. Masasandalan natin yung bawat isa. Kaya napakahalaga nung fellowship and gathering natin together as brothers and sisters in Christ. Bakit? Kasi doon nakikita natin na may gintong burden pala yung kapatid ko. May gintong pinagdadaanan pala siya. Ano kaya yung pwede kong maitulong sa kanya? Dapat maramdaman natin na nandito tayo as a church na masasandalan natin yung isa't isa. Diba sabi ni Pablo, huwag natin kagatin yung bawat isa. Huwag tayong magsakitan. Huwag tayong magsiraan. Bagkus, pagmamahal yung ialay natin sa bawat isa gaya ng pag-ibig na inalay ng Diyos sa atin. Let's bow down and pray. Aming Ama, marami pong salamat sa araw na ito na kami pinaalalahanan mo ng iyong salita na huwag kaming magmayabang sa bawat isa, na tama na isipin na kami nakahigit sa iba,
Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Walang isa ni matuwid. Bagkus, maraming salamat sa iyong pagpapatawad sa pamamagitan ni Kristo. Maraming salamat sa iyong habag na kami binago mo. Maraming salamat sa iyong habag na kami tinuruan mo patawad magmahal sa aming mga kapatid. Panginoon, kung kami nagkasala, patawarin niyo po kami. Panginoon, hindi lang daming po basta narinig. Bagkus, i-apply namin sa aming mga buhay. Maraming po salamat sa araw na ito. Binabalik po namin, nagpupulit po sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brother Edsel, sa devotional natin. Dako po tayo sa ating prayer. Sa mga nasa Google Meet po, send yung inyo pong yung prayer request para maisama po natin. Pull up po lang yung copy. And then by 10:15,